Shout out to yung mga idol sa aking mga estudyante sa BIT Bohol, sa aking mga member kay Idol Marvin Maliveran, Matt Meraboyno, Miss Miami Laurel, Ava Atinder, Glenn Blind Family, Queen Jason Jason, Sir Jovanix, Rick Quijano, at kay Sweet Joy. Sa mga solid natin ng mga kaibigan, kay Fidias, Runa Villalos, Emeline Binolirao, Jose Pacificador, John Licarty, Chris Alcantara at Jerry Montañez, kay Romeo Alvarez ng Bulacan, maraming salamat sa inyong mga idol, sa lahat ng mga security guard, sa mga OFW, sa mga blind community, mabuhay po kayong mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nang mapatapat na kay Badong ang mga ito, agad na hinampas niya ang isa sa ulo. Agad itong napangasab at bumulagta. Nawalan agad ito ng buhay. Agad naman na napalingon ang limang mga kasamahan ng mga ito. Biglang nawala naman si Badong at biglang napasigaw ang isa na nasa likod. Nang hawakan ni Badong ang ulo nito at pinag-untog doon sa may batuhan. Basag agad ang bungo nito at agaran na binawian ng buhay. Isang suntok sa isa sa panga, agad itong bumulagta at nawala ng malay. Habang ang isa, nabali ang braso nito nang tamaan ng paghampas gamit ang tubo. Kaya nagsisigaw na lamang ito habang napapatras. Bagsak din agad ang isa nang tamaan sa liig ni Badong at sa ulo ng mga paghampas gamit ang dalang pamalong tubo. Matapos na mapatay ni Badong ang lahat ng mga ito, agad itong naghanap ng malalabasan doon sa pangpang. Ganon din ang ginawa nitong si Basil. Papunta ito doon sa isang lagusan na pinuntahan ni Badong. Habang itong si Dr. Maki, napatigil ito sa pagtakbo nang makitang wala ng lagusan pa ang kanyang mapuntahan. Kaya mabilis itong nagtago doon sa mga batuhan. At ilang sandali lamang, dumating na doon ang mga kalaban na sumusunod sa kanya. Wika agad nitong si Major Tito. Humanda kayo. Wala nang iba pang labasan ang lugar na ito. Sigurado akong nasa paligid lamang ang ating kalaban. Talasan ninyo ang inyong mga mata. Hindi sila mga ordinaryo. At pagkatapos, dahan-dahan na ang ginawang paglalakad ng mga ito habang nakatutok na ang dalang mga baril sa mga batuhan. Nang makalapit na ang mga ito, agad na nagpaputok na ang mga ito doon sa may batuhan kahit na hindi pa nila nakita itong si Dr. Maki. Kaya ang ginawa ng doktor, umigpaw ito papunta doon sa kabilang bahagi ng mga batuhan. At pagkatapos, gumulong doon at mabilis na nagtago. Nang makita naman ito ng mga kalaban, agad na nagpaputok na naman ang mga ito. Ngunit doon sa pinagtataguan nitong si Dr. Maki, mas malawak na ang mga batuhan doon at mas nakapagtago na ito ng mabuti. Dahan-dahan naman na sumunod ang grupo nila ni Major Tito. Nang makapasok na ang mga ito, biglang dinaluhong ni Dr. Maki itong si Major Tito. Sa bilis ng kilos ng doktor, hindi na naiilagan pa nitong si Major Tito ang ginawang pag-atake ng doktor. Agad na nagpakawala ito ng mga pagsipa. Tinamaan itong si Major Tito sa kanyang dibdib, kaya agad itong napaigig at napaatras. Pagkatapos, siniko ng doktor ang isang malapit lamang sa kanya. Tinamaan ito sa may ulo, kaya agad itong napaluhod. Isang sipa naman ang pinakawala ng doktor na tumama doon sa tiyan ng isa pa. Kaya agad itong napabuga ng hangin at naghabol agad ng hininga. Para hindi magawang barilin itong si Dr. Maki, kinubawan niya ang isa at hinila niya doon sa may batuhan. Pagkatapos, kumuha ito ng bilo para maabot pa ang dalawa at tinamaan niya ito sa ulo at mukha. Kaya agad na bumulagta ang mga ito at nawala ng malay. Nakabulagta na ang limang mga kasama nitong si Major Tito. Kaya ang dalawa na lamang
ang natitira at agad na nagkatitigan ang mga ito. Wika nitong si Major Chito na nakahanda na agad. Totoo nga ang balita na kakaiba ang mga lakas ninyo. Tingnan natin ngayon kung ano pa ang kaya mong maibigay. Nabitiwan na niya ang kanyang baril nang tamaan siya ng sipa kanina. Kaya hinamon niya itong si Dr. Maki ng labanan na walang armas na gagamitin. Napapangiti naman itong si Dr. Maki. Uwi ka naman niya kay Major Tito. Walang problema iyan sa akin. Isa ka sa mga pangunahing tauhan ng general. Kaya inaasahan ko na malakas ka. Sige nga, subukan natin ngayon ang iyong taglay at lakas. Tinanggal nitong si Dr. Maki ang kanyang suot na patsikorno at inilagay doon sa kanyang bulsa. At muling sabi naman ito, wala na akong gamit na anumang armas. Simulan na natin ang bakbakan. Biglang umatake na itong si Dr. Maki. Mabilis na umaatake ito at nagpakawala agad ng mga pagtuhod at mga pagsipa. Mabilis naman na nasangga ito ng sundalo at gumanti din ng mga pagsuntok at mga pagsipa. Nang lumagpas ang sipa nitong si Major Tito, agad na umikot itong si Dr. Maki at pinatamaan niya ito ng siko sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Kaya agad itong napasubsob sa lupa. Mabilis naman na nakabawi ito ng lakas, agad itong umigpaw patayo at nagpakawala ng mga pagsipa. Unang sipa, agad na naiwasan ito ni Dr. Maki. Ngunit ang pangalawa, tinamaan na siya sa kanyang dibdib. Kaya napapatras ang doktor at napasandal na doon sa may batuhan. Muling umatake itong si Major Tito. Dalawang magkakasunod ng mga pagsipa ang pinakawalan. Ngunit hindi na tumama ito sa doktor. Mabilis na napayuko ito at nagpakawala ng apat na mga pagsiko. Gamit ngayon ni Dr. Maki ang kanyang kaalaman sa Muay Thai. Dalawang mga pagsipa ang tumama sa ulo nitong si Major Tito. Malakas ang mga pag-ataking iyon ni Dr. Maki. Kaya agad na nayanig ang kanyang buong katawan. Napapatras na ito at napalahod habang nahihilo. Sa isip nitong si Dr. Maki, kailangan niyang pabagsakin na agad ang kanyang kalaban bago pa makabawi ito ng lakas. Kailangan na niyang makalabas agad sa pangpang na ito at mapuntahan ang kinaroroonan nila ni Tatamak. Agad na nagpakawala ng paikot na pagtuhod itong si Dr. Maki. Punteriya sana ang ulo ng sundalo. Ngunit hindi din ito ganun kadaling patumbahin. Agad na umilag ito at nagawa pa nitong mahawakan ang doktor at ibinagsak na doon sa may batuhan. Ramdam agad nitong si Dr. Maki ang sakit sa kanyang katawan. Gumanti na ito ng mga pagsuntok. Unang suntok nito tumama sa dibdib. Ngunit ang mga sumunod ay hindi na tumama pa kay Dr. Maki. Naiilagan na ito ng doktor at pagkatapos nagawa nitong maipasok ang isang counter na suntok na tumama naman sa panga nitong si Major Tito. Tumarsik agad ang dugo galing sa bibig nito. Agad itong napaluhod. Ngunit bago pa ito, tuluyang bumagsak, pinatamaan pa ni Dr. Maki ng tuhod ang panga nito na nagiging dahilan para tuluyan itong bumagsak at nawalan ng malay. Umigpaw pa ang doktor at muling pinatama ang kanyang tuhod sa dibdib ng sundalo at isang suntok sa panga. Tumayo na itong si Dr. Maki, hindi na gumagalaw ang kanyang kalaban. At pagkatapos, agad itong tumakbo palabas doon sa mga batuhan at naghahanap agad ng malalabasan. Ngunit nagkalat na ang mga tauhan nitong si General Duero doon sa loob ng pangpang. Kaya nahirapan itong si Dr. Maki na makalabas agad. Nagtatago pa ito doon sa mga batuhan sa pangpang para maiwasan ang mga kalaban ng mga ito na pinaghahanap na sila doon sa loob.
na pang-abot naman sina Badong at Basil doon sa labasan ng Pangpang. Uwi ka agad nitong si Basil. Mukhang nasa loob pa ng Pangpang si Maki. Badong, mauuna na tayo sa kanya. Kaya na ni Dr. Maki na malusutan ang lahat ng kanyang mga kalaban sa loob. Kailangan din natin na maabutan agad sina Tatamak. Pagkatapos, mabilis nang umikot ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan. Maingat na ang kanilang mga kilos dahil may mga nakikita na silang mga kalaban ang nagkalat doon sa buong lugar. Hinahanap nila ngayon ang kinaroroonan nila ni Tatamak at Bunit. Lumipas din ang ilang minuto na paghanap ng mga ito doon sa paligid ng kakahuyan hanggang sa masipat sila ni Bunit na inaabangan din ang kanilang pagdating. Mabilis na kumilos sina Tatamak at Bunit at sinalubong na sina Badong at Basil. Nang mapang-abot na ang mga ito, uwi ka nitong si Tatamak. Nasaan na si Dr. Maki, Badong, Basil? Nasa loob pa ito ng Pangpang, Tatamak. Naghihiwalay kami sa loob nang atakihin kami ng mga kalaban. Hayaan na natin si Maki, Tatamak. Kayang lusutan niya ang lahat ng mga kalaban. Mas nakakabuting nandoon nga ito doon sa loob para mahati ang atensyon ng ating mga kalaban. Sa ngayon, kailangan natin na iligtas na agad sina Tiger. Alam na ng ating mga kalaban ang ating ginawang pagpasok sa kanilang kuta. Baka makaisip pa ang mga ito ng masama sa ating mga kasamahan na dinukot nila. Ang mabilis na sabi nitong si Badong. Pagkatapos, mabilis nang umusad ang mga ito papunta doon sa mga kabayan. Nang makalapit na ang mga ito doon, pansamantalang nagtatago muna ang pangkat ng mga ito doon sa mga kakahuyan. Pinag-aralan muna nila kung paano makapasok doon sa mga kabayan. Uwi ka ni Tatamak. Nasa ikalawang bahay na iyan inilagay nila sina Tiger, Badong, Basil. Ang gagawin natin ngayon, kailangan na mabilisan ang ating gagawin na pagliligtas sa kanila bago pa malaman ng lahat ng ating mga kalaban. Maraming mga nagkalat na mga nagbabantay sa paligid, kaya ang plano nila, kunin nila ni Tatamak at Bunit ang atensyon ng mga nagbabantay sa labas habang sina Badong at Basil naman ang papasok sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, kumilos agad ang mga ito. Lihim at maingat na umikot sina Badong at Basil doon sa kabilang bahagi para mas makalapit pa doon sa mga kabayan. Habang sina Tatamak at Bunit, mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa harapan at agad na inatake nila ang apat na nandoon sa tapat ng mga kakahuyan. Napakabilis ng kanilang ginawang pag-atake na sa loob lamang ng ilang sandali, napatumba na nila ang apat na mga nagbabantay. Putol ang liig ng isa at may mga hiwa ang liig ng dalawa at basag naman ang bungo nung isa pa. Nang makita ito ng mga kasamahang nagbabantay doon, agad naman na pinagbabaril nila sina Tatamak at Bunit na mabilis namang nagtatago doon sa mga kakahuyan. Inalarma na ng mga ito ang lahat ng mga nagbabantay sa lugar. Samantalang itong si General Duero, mabilis na lumabas ito doon sa isa sa mga bahay na nandoon kasama itong si Commander Bura. Uwi ka naman ng rebuilding. Mukhang nakakalapit na ang mga kalaban natin, General Duero. Ano na ang gagawin natin sa mga biyag? Sagot naman ng General. Gawin na natin ang huling plano. Kunin na ang mga kabayo. Tawagan mo ang mga tauhan natin na nasa dalampasigan. Kailangan na natin na makalayo agad sa lugar na ito. Pasabugi na din ang buong Pangpang. Kaya agad na sinunod nitong si Commander Bura ang utos ng General at ilang sandali pa habang pinagbabaril ng mga tauhan ng General sina Tatamak at Bunit. Biglang umaalingaungaw
ang malakas na mga pagsabog sa buong paligid. Kaya agad na napuruhan ang ibang mga tauhan ng heneral na malapit lamang sa pagsabog na iyon. Agad na nagkagulo at nagtatago ang mga ito. Napatago na din agad sina Badong at Basil at hinahagilap ang may kagagawan sa mga pagsabog na iyon at palaisipan sa kanila kung sino ang may gawa. Batid nilang kakampi nila ito dahil ang mga kalaban ang punterya ng mga pagsabog. Ilang sandali pang lumipas, nakita nila itong si Dr. Maki na mabilis nang tumatakbo habang may hawak itong mga pampasabog. Kaya mabilis nang lumabas sa kanilang pinagtataguan sina Basil at Badong. Wika nitong si Badong, "Basil, habang nagkagulo ang mga kalaban natin, pasukin na natin ang ikalawang bahay." Tinawag na din nila itong si Dr. Maki. Baka kasi masabugan pa ang ikalawang bahay kung saan nandoon sina Tiger at ang Pierce Brothers. Nang mapang-abot na ang mga ito, wika naman itong si Basil, "Maki, tulungan mo si Badong na pasukin ang loob ng ikalawang bahay na iyan. Nasa loob sina Tiger. Ako na ang bahala sa mga kalaban sa paligid." Mabilis nang kumilos sina Badong at itong si Dr. Maki. Agad na inatake nila ang limang nagbabantay sa labas ng ikalawang bahay. Habang itong si Basil, agad na inaasinta naman ang ibang mga kalaban na nasa paligid. Gumulong itong si Badong at Dr. Maki para makalapit agad sa mga kalaban na nagbabantay doon. Pinalo ni Badong ang tuhod ng dalawa, kaya agad na napasigaw ang mga ito at napaluhod sa lupa. Tinuhod ni Badong ang isa sa panga, kaya agad na napaangat ang mukha nito at agaran na nawala ng malay. Isang palo naman sa ulo ng isa pa para itong tinibag na saging na bumagsak sa lupa. Habang itong si Dr. Maki, dalawang magkakasunod na mga pagsuntok na tumama naman sa panga ng isa, kaya agad itong tumilapon at bumalanda doon sa dingding ng bahay at agad itong bumulagta ng sundan pa ng pagsipa sa liig. Bumagsak na din ang dalawa pa dahil sa mga ginawang pagpalo nitong si Badong gamit ang hawak na tubo. Nang biglang bumukas ang bintana ng bahay, may dalawa ang bumulaga sa kanila na nakatutok na ang mga dalang mga baril. Ngunit hindi na nagawa pa ng dalawang ito na maiputok ang kanilang mga baril dahil sumagirit ang dalawang palaso at tumama sa mga ulo ng dalawang kalaban nila. Agad na bumagsak ang mga ito doon sa loob at agara na namatay. Mabilis nang umakyat itong si Badong doon sa nakabukas na bintana at gumulong doon sa loob. Agad na bumungad kay Badong ang apat pang mga kalaban doon sa loob na nagbabantay sa mga bihag ng mga ito. Dalawa sa mga ito may dalang mga baril at ang dalawa may hawak na mga mahahabang itak. Pagkapasok ni Badong, agad na inatake na ito. Napaatras si Badong doon sa dingding nang hampasin ito ng dalawang may hawak na mga itak at pinagbabaril agad itong si Badong. Kaya napatalon ito papunta doon sa may sala at mabilis na nagkubli sa mga upuan na nandoon. Sumunod na din agad itong si Dr. Maki at pagkatapos nang makapasok na ito doon sa loob, mabilis na hinaltak ang isang kalaban na may dalang baril at pagkatapos ibinagsak niya ito sa may sahig sabay ng pagsipa naman sa mga paanong isa na may dalang baril din. Pinagsasapak na ito sa mukha ni Dr. Maki. Agad na napangasab ang isa at nawalan agad ng malay. Ngunit ang isa mabilis na napagulong din ito at hinugot ang isang punyal. Doon naman sa may sala, napang-abot na sina Badong at ang dalawang kalaban na may hawak na mga itak. Unang umatake ang isang nasa unahan. Mabilis na pinagtataga agad itong si Badong. Nang sumablay ang mga pag-atake nito, bahagyang yumuko itong si Badong at nagpakawala ng isang malutong na suntok at tumama ito sa tagiliran. Agad na napahiyaw sa sobrang sakit
ang kanyang kalaban at napaluhod agad ito pagkatapos napasubsob sa sahig. Pakiramdam nito na bali ang kanyang mga buto sa kanyang tagiliran. Habang ang isa, hinataw ni Badong ang kamay nito na may hawak na itak. Agad itong nabali at nadurog ang mga buto. Nagsisigaw din agad ang kalaban nitong si Badong at napatras. Sinundan agad ito ni Badong at pinalo pa sa may ulo. Basag agad ang bungo nito at agaran na nawala ng buhay pagbagsak sa sahig. Tuluyang naitumba na din ni Dr. Maki ang kanyang kalaban at tuluyang napatulog. Wika agad nitong si Badong. "Dito ka sa labas, Maki. Ako na ang papasok sa loob ng mga kwarto. Bantayan mong mabuti ang labas." Habang itong si Basil, mabilis nang lumabas ito sa kanyang pinagtataguan at tumakbo papunta sa bahay kung saan nandoon sina Badong at Dr. Maki dahil nakita niyang may mga paparating na mga kalaban.